Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan dito sa aking official Facebook page. Ako po si Ma'am Rose na inyong laging napapanood. Ganon din sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking YouTube, pakisubscribe po. I-click nyo lang po yung subscribe doon sa Rose Alfonso. Ngayon po ay aking bigyan ng pansin si Inigo Gupit. Ang kanya pong message sa akin, Ma'am, kailangan ko ng gamot. Anong gawin ko? Nahihilo, masakit ang bato ko palagi. Ngawit. Mahigit ng isang buwan, normal naman ang BP ko, 124 over 84. Sabi ng doktor, meron akong vertigo. Resatahan ako ng CERC. Di naman nawala ang hilo ko. Asidig ako, Ma'am. Sabi niya, at palagi akong busog. Dighay ako ng dighay. Maring ang sabi ko sa kanya, ito yung acid reflux or GERD. Nangyayari ito pagka yung flow ng acid mula sa tiyan mo, umaakyat hanggang dito sa may esophagus. Ito yung pipe, no? Pipe ito, nakakonekta to sa bibig natin at sa tiyan natin. Tandaan po, yung esophagus, ito yung pipe. Daanan ng pagkain. Nakakonekta to sa bibig natin tapos sa tiyan natin. Pagka yung acid sa tiyan umakyat dito sa lalamunan mo, makakarating yun dun sa tenga. Kaya naiirita yung loob ng tenga mo, nagiging dahilan ng pagkahilo. Kaya itong gamot ng pagkahilo, eto po yung ano, 'di ba binigyan ka ng gamot na CERC? Eto yung nireseta sa iyo. Yung CERC na nireseta sa iyo, sabi mo hindi ka naman gumaling. Kasi yung CERC na gamot na binigay sa iyo, ito ay para sa mga nahihilo na mga nabibingi ba yung umuugong ang tenga. Eh hindi naman umuugong ang tenga mo. Kaya umuugong ang tenga mo tapos nawawalan ka ng pandinig. Yun po yung Meniere's disease, pati yung tinnitus. Kaya yung CERC, ito ay nag-i-improve ng blood flow sa inner ear mo at binabalik ito ng normal. Ito rin po dun sa nerve ending ng tenga mo, ninonormalize niya yung nerve, nagre-response sa outside influences. Dahil hindi naman ang problema mo yon, ang problema mo, yung acid mula sa tiyan, umaakyat sa iyong lalamunan, tagus sa tenga mo. Kaya yung CERC, walang epekto sa iyo. Kasi yung CERC, para dun sa mga umuugong ang tenga. Kaya ngayon, ang minsan yung pagkahilo, sanhi din ito ng kulang sa tubig. At saka minsan sa sobrang maalat na nakakain mo. Kaya the best way para mawala yung pagkahilo mo, iwasan mo yung maalat na pagkain at uminom pa ng tubig, at least 2 litro ng tubig sa maghapon. Bago magpatuloy, paalala mo na sa vitamin C. Importante ito sa healing process natin. Nagpapalakas ito ng ating immunity. Ito po ay nagpapalakas ng ating natural defense panlaban sa infeksyon. Yung vitamin C po natin, hindi nakaka-acidic kasi meron siyang sodium component. Itong sodium na to na nasa vitamin C, nakakababa ng acidity level. Kaya pwedeng inumin ito na merong acid reflux. Kasi po yung vitamin C na may sodium, nag-i-stay na matagal sa katawan, nagsiserve ng antioxidant or antitoxin, inaalis yung toxin, at tumutulong para hindi ma-damage yung cellula, pinapanatili kang healthy. At ang vitamin C po tumutulong sa pag-encourage ng production ng white blood cells na tinatawag nating lymphocytes, phagocytes, nagpo-protect panlaban sa infection, panlaban sa cancer, at panlaban sa inflammation. Naiwasan yung cell damage. Ang vitamin C po, pag may sakit ka, agad kang gagaling at hindi lalala ang sakit mo. Very effective ang vitamin C, ma-prevent, ma-relieve ang simptoma ng virus-induced respiratory infection. Kaya po ang vitamin C bilang ascorbic acid ang tawag, ito'y water-soluble vitamins. Ang role nito, para magkaroon ka ng healthy immune system. Ang ideal way ng pag-inom po ng vitamin C, first thing in the morning, 30 minutes before meal.
ito'y madaling ma-absorb at ito'y madaling ma-dissolve sa tubig at mag-transport sa ating dugo. Kaya makuha mo kagad yung highest possible amount ng nutrients. Pwede po natin itong pa-door-to-door sa bahay nyo through LBC. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page kung ano yung pangalan, address at cellphone number at para ma-deliver ito sa inyong tahanan. Meron po shipping fee na 105 pesos sa Metro Manila. Ngayon, syempre, depende rin po sa bigat o sa layo ng lugar sa Metro Manila at saka po yung pag nasa probinsya ka, tumataas na po yung charge. Paano ito babayaran yung order nyo? Pwedeng COD, cash on delivery, or through GCash, no? Ang acid reflux po, mahihilo ka. Kasi kapag yung umakyat yung acid sa lalamunan mo, pwedeng mag-cause ito ng pangangapos ng hininga or chest pain, nagiging dahilan ng pagkahilo mo. So, paano mo mapipigil yung pagkahilo dahil sa acid reflux mo o yung heartburn na tinatawag? Una, matulog ka upright position. Yung upper body mo nakaangat, naka-upright position na gano'n doon sa wedge. Meron kasing unan wedge pillow. Mag-lose ka ng weight kung mataba ka. Kasi pagka kasi mataba ka, yung taba na yung bilbil mo doon sa may chan mo, nagko-cause ito ng pagluwag kasi pagitan ng ating esophagus at ng ating tiyan, merong bulb doon, merong gate na pag pumasok ang pagkain sa tiyan, magsasara yung gate na yon. E ngayon, pagka mataba ka, yung gate na o-open. Kaya, umaakyat yung acid, paakyat sa lalamunan. Kaya tapos tagus sa tenga mo, magiging dahilan ito ng pagkahilo mo. Kaya mag-lose ka dapat ng weight. At kung naninigarilyo ka, tumigil ka manigarilyo. I-cut down mo yung caffeinated drinks at huwag kang iinom ng alak para mawala yung acid reflux mo nagkukos ng pagkahilo mo, no? Ang mga taong mababa ang stomach acid, iba po kasi yung mataas yung low ang stomach acid kesa dun sa mataas ang stomach acid. Kasi kapag mababa ang stomach acid mo, hindi ka natutunawan, lalo na pag kumain ka ng karne. Ngayon, makakaramdam ka ng pagod at pagkahilo at nasusuka ka after eating kasi mahina ang pantunaw mo. Kaya, pag hindi ka natunawan, nahihilo ka. So, paano mo ma-stop yung hilo mo? Kaya ang gawin mo lang, pagka nahihilo ka, move slowly and carefully at saka pwede kang humiga in a upright position. Maaring yung bed mo, yung pinakapaan ng bed mo, yung ulo sa may ulunan, maglagay ka ng 6 inches bricks, no? Para nakaangat yun, nakaposisyon ka na ganun. At saka magpahinga ka, at inuulit ko, sabi ko, inom ka ng maraming tubig the whole day, ha? At least meron kang 2 liters of water sa buong maghapon. Para maiwasan mo yung acid reflux, iwasan mo yung coffee, na-caffeinated, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Paalala mo na po sa ating activated charcoal. Ang ating activated charcoal, nakaka-relieve ng digay ka ng digay. Kaya pagka anytime na nadigay ka, inom ka kagad ng charcoal. Isang piraso lang yan. Iwas ito sa asim ng sikmura o sakit ng tiyan. Maganda rin ito sa bad breath. Maganda din ito sa antidote ito sa mga nalason. Pag nakagat ka ng aso o pusa, iwas rabies infection. Ugas, basta nasugatan ka para maiwasan din ang tetano, ugasan mo lang mabuti ng tubig at sabon para ma-wash out yung dumi. Hindi sasama sa sirkulasyon ng dugo mo. Basta hugasan mo lang tubig at sabon, patuyuin mo, langgasan mo ng agwa oksidada para agad gumaling yung sugat, pwede mo lagyan ng betadine. Inom ka ng activated charcoal para maiwasan mo yung tetano,
o yung rabies, no? Alam niyo, ang activated charcoal po natin, ito po ay very safe and effective treatment sa drug overdose. Ito ay gamot sa mga hangover. Kasi yung alak, alam natin, toxin. Inaabsorb ng charcoal yung toxin sa ating katawan. At ito ay nilalabas na idudumi mo. Halimbawa, virus, bacteria, meron kang Hepa B. Alam po natin, ang hepatitis B, walang gamot. Ang ginagawa ng activated charcoal doon, kasi yung Hepa B, pag hindi mo ginamot, ang target nila yung atay. Kaya sabi natin hepatitis B. Ang sabi ng hepatitis, inflammation of the liver. Yan ang tawag doon. Hepatitis. Hepa is liver. Tis, inflammation. Kaya yung hepatitis B, inflammation of the liver. Cause ng Hepa virus. Kaya ngayon, yung toxin dala ng Hepa virus, para ito'y masala, gamitin natin activated charcoal. Pero wala pa pong gamot na didiskubre sa Hepa B. Kaya kailangan po nito, ito para maabsorb yung toxin sa katawan, hindi kakapit sa katawan, sisipsipin ito ng activated charcoal, itatain mo naman yan. Mawawala yung headache mo, stomach ache mo, pag uminom ka ng activated charcoal. Anong dapat mong kainin pag nahihilo ka? Kumain ka ng dahan-dahan, pagka kasi gutom ka, mahihilo ka din eh, no? Maring kumain ka ng lugaw, yan. Pwede kang kumain, mga lean meat, mga isda, tapos yung manok na walang balat, walang, basta yung laman lang, no? Para ma-stabilize yung blood sugar mo. Mga skinless chicken, pwede kang kumain ng fish, no? Wag lang baboy, tsaka yung beef, kasi matigas sa tiyan yan eh. Lalo kang acid reflux. Ang stomach acid, pagka nakaakyat yan dito sa tubo, tanda nyo po, bakit ka nahihilo pagka ikaw ay may acid reflux. Pag yung acid sa tiyan, umakyat sa esophagus, aakyat yan sa lalamunan mo, tagus sa tenga mo. Kaya nahihilo ka. Kaya yung GERD at acid reflux, may kasamang heartburn after eating at lalo na sa gabi. Kaya pagka huwag kang kakain ng late sa gabi, kailan pinakahuling kain mo, alas 6, no? At saka, pwede ba akong mag-shower pag nahilo ka? Pwede, huwag kayong maliligo na mainit, warm lang, kasi pag mainit, mahihilo ka. Kasi nga po yung pagkahilo, minsan nakakapagpataas ng blood pressure, yung warm water, nakaka-relieve po yun. Pagka ikaw ay nahihilo, luwagan mo yung damit mo. Kung masikip yung panty mo, masikip yung brief mo, masikip ang pantalon mo, masikip yung yung medyas mo, luwagan mo. Alam mo yung heartburn, pag yung content ng stomach mo ay umakyat sa iyong esophagus, ang stomach acid mo na yan, pwedeng mangasim yung lalamunan mo. Kaya ngayon, itong heartburn na to, ay pagka very tight ang damit mo, natitrigger ito. Kaya the best thing to do, pagka meron kang acid reflux, ilusin mo yung belt mo, yung pants mo, yung damit mo, whatever na nakakasikip sa tiyan mo, luwagan mo. Sa isa pa, ang posture mo dapat straight, upright position. Nagko-contribute kasi sa acid reflux yung nakakuba ka. Kailangan shoulder up, stomach in, chest out, stand up straight, no? Kasi nga po yung posture mo nagko-contribute sa heartburn. Pagka nakaupo ka o nakahiga ka, kailangan po ay talagang straight yung upper body mo, yung upright posture dapat. Kasi para sa ganon, pagka kasi nakakuba ka, yung bulb na yung para pampigil ng pag-akyat ng acid sa tiyan, may bulb dun eh. So pagka nakakuba ka, yung muscle na yon bumubuka. Kaya kailangan
i-maintain mo yung upright posture mo. Basta elevate mo yung upper body mo pagka hihiga ka na, kasi nagiging worse yung acid mo pag mababa yung unan mo. Kailangan nakataas ang position mo, elevate mo yung upper body mo, no? Ang sabi po ng mga doctor, kailangan po ay bumili kayo ng wedge pillow para ma-elevate yung body mo from the waist up, mula sa bewang papunta sa itaas niyan. Kailangan meron ka ring adjustable bed, yung parang bed sa hospital na tataas yung bed na gano'n. Nagpo-provide ito ng relief, no? Kaya kung wala kayong adjustable bed, maglagay ka na lang ng 6 inches na bricks doon sa pinaka-ununan mo, no? I-try mo yung ginger, yung luya. Maganda to sa mga acid reflux. Nakaka-relieve ito ng acid. Kaya i-try nyo po yan, maglaga ka ng luya o salabat, no? Inumin mo yan. Malaking tulong ito para maiwasan mo yung acid reflux mo. At saka isa pa, ang di ba nasabi ko, nagko-contribute sa acid reflux pag hindi ka natutunawan. Kasi mababa ang stomach acid mo, yung pantunaw mo ng pagkain, mababa. So pag mahina ang pantunaw mo, itry mo yung apple cider vinegar. Ito yung home remedy para matreat yung heartburn mo, para man-neutralize yung stomach acid. Sabi sa research, maaring sa isang basong tubig, lagyan mo na isang kutsara ng apple cider vinegar, tapos lagyan mo na isang kutsara ng honey, para ito ay maganda sa ma-neutralize yung stomach acid nyo. I-try nyo po yan kung marirelieve ka dyan. O kaya, umuya ka ng chewing gum mga half an hour after meal, hindi yung pagkakain mo 30 minutes pagkatapos mo kumain. Magmuya ka ng chewing gum, kasi yung chewing gum nakaka-stimulate ito ng saliva production, tapos lunulukin mo, nakakadalyot ng stomach acid, nakiklear yung stomach acid mo mula sa esophagus pagka lunok ka ng lunok ng laway mo dahil sa kakanguya mo ng chewing gum. Mag-take po kayo ng B-complex. Ito pong vitamin B-complex natin, nagpo-provide ng energy. Ang ating super B-complex na to, meron siyang 8 B vitamins. Best time na inumin mo to pagkagising mo sa umaga. Water-soluble vitamins yan, kasabay ng ating vitamin C. Pagsabay mo yon, vitamin C at saka super B-complex, alam, di ba sabi ko, hindi nakaka-acid ang vitamin C natin kasi may siyang sodium content na neutralize ng acid yun, no? Tapos itong super B complex natin ay ito'y nakakatulong para maging healthy ang mga nerve mo, at saka ito po'y nakaka-stimulate ng contraction ng digestive system. Napakahalaga para huwag ka mag-constipate. Maganda ang transit or paggalaw ng bituka mo. Nakaka-stimulate kasi ng production ng digestive juice, napapabilis ang digestion mo. Kaya meron kang acid reflux kasi hindi ka natutunawan. Kung nais mong matunawan ka, ang super B complex natin na stimulate yung production ng digestive juice. Kaya napapabilis ang digestion mo. Kaya ito pong super B complex tumutulong para yung muscle contraction ng digestive system mo. Maganda para madali itong hindi ito mag-stay ng matagal sa chin mo, para ito lahat ay mailabas mo. Kaya nga po, na para magkaroon ka ng healthier digestion, mag-take ka ng Super B Complex na tumutulong para mag-lose ka ng weight, panglaban sa pagkapagod, sa hapos, sa stress, at tumatas ang energy level mo, gaganda yung eyesight mo, pipigilan mo yung anemia kasi tumutulong sila sa growth ng red blood cells. It's good for digestion, for healthy appetite, and proper nerve function ang ating Super B Complex. Nais nyo pong magkaroon nito, pwede po kayong maganda po pag minum ka ng Super B Complex, isabay mo na yung vitamin C, no? Yan ang dapat mong gawin. Kaya ngayon po, nasabi ko po sa inyo na huwag kayong manigarilyo.
ang sigarilyo is bad for your health, no? Kaya ang smoking nagko-contribute sa heartburn. Pagka nag-smoke ka, pwede kang atakihin ng heartburn. Ang smoking, ito po ay maaring komportable ka sa paghitit mo ng sigarilyo, pero malaking kapinsalaan ito sa iyong stomach acid. Paalala po sa calcium magnesium. Yung calcium natin, meron siyang magnesium. Ang calcium natin ay 500 milligram. Ang magnesium dito ay 80 milligram. At meron din siyang zinc. Alam po natin ang zinc, panglaban yan sa sa bacteria at saka sa virus ang zinc. Tapos meron vitamin D, ang ating calcium magnesium with zinc. Ang calcium na nasa calcium magnesium, pampalakas ng buto, ng ngipin, at naiwasan mo yung panganib sa osteoporosis, yung pagrupok ng buto. Ang mga tao merong osteoporosis, yung mahina ang bone density nila, 3 times na nagkakaroon ng vertigo. Kaya pag ang tao mahina ang buto nila, madali silang magkaroon ng vertigo. Kaya mag-take kayo ng calcium para maiwasan yung pagkahilo. Maring mag-take kayo ng calcium, isa sa umaga, isa sa hapon, after hapunan. Ito po ay nakakatulong para mag-create ka ng melatonin. Ang melatonin, ito ay sleep-inducing hormone na pinuproduce ng katawan mo naturally. Kaya pag nag-take ka ng calcium magnesium, pampasarap din ang tulog. Yung vitamin D3 nasa calcium magnesium, tumutulong ang vitamin D sa pag-absorb ng calcium para hindi ka magkaroon ka ng healthy muscle contraction, including your heart muscle. Yung vitamin D po ay napakahalaga sa muscle natin. Kaya sa pag-aaral, pag meron kang vitamin D deficiency, madali kang mahilo at manghina at nagkakaroon ka ng nare-reduce ang muscle mass mo. Kaya kung nais nyo po na mawala yung muscle pain mo or panghihina mo, mag-take ng calcium magnesium with zinc with vitamin D3. Kaya kung meron kang sleep disorder, nagkakaroon ka rin ng pagkahilo, mag-take kayo ng calcium magnesium. Nag-i-improve ng tulog mo yung magnesium kasi may important role sa nervous system natin, na-activate yung mechanism para makalmante ka, nare-relieve yung anxiety of depression na ito'y nakakapigil sa tulog mo. Alam po natin ang magnesium, nakakatulong po ito pag ang energy mo mababa at saka panlaban din ito sa infection. Pinaka-common cause po ng muscle pagkahilo, yung may infection ka. Yung pong zinc, nakikita natin, tumutulong sa immune system and metabolism po natin. Ang sabi nila, ang magnesium deficiency ay madali kang magkulang ng oxygen sa katawan. Kaya itry nyo po, available to sa Patnubay sa Kalusugan. Ang yung activated charcoal po, pag kayo'y kinabag, inom ka kagad ng activated charcoal isa. Kasi po yung activated charcoal ay binabind niya yung toxin sa chan mo, yung acid sa chan mo, kinukuha na niya para hindi na maabsorb ng ating katawan. Kaya mga unwanted substances, ang ginagawa ng activated charcoal, kinukuha na niya para hindi na kumapit sa katawan natin. Kaya kung gusto matanggal yung dighay mo, take an activated charcoal kahit isa lang. Ngayon, anong dapat pong iwasan kung meron kang acid reflux na nagko-cause ng pagkahilo? Kailangan po umain kayo dahan-dahan. Try kayo ng activated charcoal at saka iwasan mo yung artificial sweetener. Mag-take kayo ng ginger tea. Malaking tulong po ito sa inyo. Ano ho? Kaya ngayon, pagka kayo po ay nahihilo para marilib yung hilo mo, higa ka lang, close your eyes, and then pisilin mo yung yung uka. Nakita mo itong uka na to. Sa ilalim ng ilong mo yung uka, pisilin mo yan. Pang-alis yan ng hilo. No? At saka, i-reduce mo dapat yung stress, matulog ka ng tamang oras. Paalala mo na po sa lecithin, panlaban ito sa dementia, ito yung brain food ang lecithin, nagpe-prevent ang deterioration ng mental capacity, ito po ay pang-prevent ng Alzheimer's disease and other memory problem. Available to sa Patnubay sa Kalusugan.
Alam mo pag how do you stop dizziness from gases? Try mo uminom ka ng tubig at ang gawin mo lang pag uminom ka ng tubig, hinga ka ng malalim, no? Pagkatapos buka mo mabuting bibig mo. Ganon. Tapos pisilin mo yung uka dito. Tapos try mo na ipikit mo yung mata mo pang alis ito ng hilo. Paalala sa omega 3 fatty acid. Ang omega po natin pang prevent ng blood clot, yung mamuo yung dugo mo. Ito po ay nare-reduce ang production ng mga substances na nagko-cause ng inflammation tulad ng arthritis, allergy, asthma, and inflammatory bowel disease. Sabi po ng expert, ang omega 3 fatty acid nare-reduce yung inflammation sa katawan. Ito rin po ay maganda pang prevent ng ano yung bang bara sa puso, bababang cholesterol at saka yung triglycerides mo. Maganda ito sa mga fatty acid. Kaya kung meron kang ano, meron kayong mga inflammation like almoranas, ganun, kailan yung omega 3 fatty acid. Pwede po itong pa door to door sa LBC. I-PM lang ako sa, mag-chat lang kayo sa aking official Facebook page Patnubay sa Kalusugan. At sabi nyo kung ano yung address, telephone number ninyo, CP number mo, complete address pati yung name mo para ma-deliver ito. Ang paraan ng pagbabayad, pwedeng COD or through GCash, no? Patuloy nyo po akong tangkilikin sa aking programang Patnubay sa Kalusugan sa Facebook. Please follow, like, and share sa aking naman YouTube channel, Rose Alfonso. Click lang nyo po yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video, no? Ngayon po, idadako tayo sa Food for Thoughts bilang pagbabakas. Deuteronomy 31 verse 6. Ito po ang isa kong pangako ng Panginoon. Kaya kung meron kang mga problem, meron kang mga dalahin sa buhay, huwag mong ipokus ang isip mo doon sa problem. Ipokus mo yung isip mo sa pagpupuri sa Diyos. I-focus mo sa mga promises ng Panginoon. Ano sabi niya sa Deuteronomy 31 verse 6? Be strong and courageous. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot at mangilabot man sa kanila, sapagkat ang Panginoon Diyos ay siyang sumasa iyo, kasama mo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Alalahanin mo, saan ka man pupunta, iingatan ka ng Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Sabi nga po sa Exodus 14:13-15, sinabi ni Moises sa bayan ng Diyos, nung huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon, hindi na inyo uling makikita magpakailanman. Alam po natin si Moises ay pinalaya sila sa Egypt, ay sila po ay wala silang pupuntahan dahil ang katapat nila ay dagat, sa magkabilang tagiliran nila ay burol, tapos sa likuran nila hinahabol sila ng kaaway nila, nowhere to go. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot, tumigil kayo, tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sabagkat ang mga Egypt na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na uling makikita magpakailanman. Hindi ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, tayo'y tatahimik. Sabi ng Panginoon kay Moses, bakit ka humihibik sa akin? Salitain mo sa anak ni Israel na sila'y magpatuloy. Diba nahawi ang dagat, tapos nakatawid sila, tapos sinahabol sila ng kaaway. Binaba ulit ni Moises yung tungkod, bumalik ang tubig, lahat ng mga humahabol na mga Egyptian ito ay nilamon ng tubig. Kaya sabi niya ganon, kayo ay magsitigil, sabi niya, huwag kayong matakot, ititingnan niyo kung paano kayo ililigtas ng Diyos. Yung mga Egyptian na nakikita niyo ngayon, hindi niyo na sila makikita magpakailanman. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.